Nakalimutan mo na kung sino ka. Dahil kinalimutan mo na ako yung tatay mo. Tingnan mo kung ano yung nasa puso mo. Diba? Sabi niya, tingnan mo kung ano yung nasa puso mo. Mas higit ka pa sa inaakala mo. Simba, bumalik ka kung saan ka nararapat. Kasi naglaya siya eh. Tapos sabi naman nito ni Simba, ngunit, paano ako makakabalik? Hindi ako nararapat na maging ako. At ang sabi ng tatay niya, remember, oh, mukha na akong pang lighthouse, no? Oh, may mag-acting ako. Ngunit, ang sabi ng tatay niya, remember who you are my son, the one true king. Fade out. Okay, so pwede na ba ako sumali sa ano nyo? Sa acting nyo? Okay, so the title of God's message today is Remember Who You Are. Pwede bang sabihin sa katabi mo, Remember Who You Are? Okay, and from this title, we will going to answer the question, who you are, what is your identity? And in fact, to break the norms, kailangan kilala mo muna yung sarili mo. It is impossible for you to break the norms without knowing who you are, without knowing your true identity. And breaking the norms is simply means breaking the standard of this world for the glory of God. It's all about making some noise. Yung tipong lahat ng classmate mo, sobrang pressured na sa thesis. But ikaw, you choose to break the norms. You choose to call upon the name of the Lord. Yung tipong nasa bus ka, katahimikan ng beep, beep, beep. Ayan. Tapos bigla kang tumayo. And you share Jesus Christ. Come on, risk taker. You are called to break the norms. You are called to make noise in those moments, in those silence moments. Okay, and today, we will learn from the story of Samson in the book of Judges. Sino dito kilala mo si Samson? Yan yung, kasing macho ni Pastor Paul. Ayan, kasing macho yan ni Pastor Paul. And from Judges 13:5, kinakausap ng angel yung mother ni Samson dito. You will become pregnant and have a son whose head is never to be touched by a razor because the boy is to be a Nazarite, dedicated to God from the womb. He will take the lead in delivering Israel from the hands of the Philistine. So itong si Samson, bago pa lang siya ipanganak, meron na siyang forever commitment sa Lord. At ang commitment niya ay, hindi dapat puputulin yung buhok niya. Ayan, may mga long hair ba dito? Ayan, boys, long hair. You love long hair. Ayan. Si Kuya Paul mo, gusto daw niya magpahaba ng buhok, maging Samson. So, di ba, parang ayun yung commitment niya sa Lord. At ang tawag sa commitment na yon ay Nazarite commitment. At ang purpose ni Samson, kaya siya pinanganak, is to be a warrior to fight for Israel against Philistine. Because in those times, in the book of Judges, itong mga Philistine, inaalipin nila yung mga Israel. Okay? That's why they enslaved Israel for over 40 years. And in fact, itong mga Philistine, hindi sila katulad ng mga Israel. Itong mga Philistine, they are terribly worshiping idols. Ibig sabihin, they don't believe on God na pinapaniwalaan mo. Okay? In short, basta mga sumasamba sa kulto, mga ganon, or anything. Ayan, and in the book of Judges, itong si Samson, dinescribe siya as a strong man. Ibig sabihin, sobrang lakas niya. And for me, nung binabasa ko yung story niya, he is like a superhero for me. Ayan, sino dito favorite mo yung mga superhero, mga Infinity Wars, Endgame, ayan. So, but I believe that hindi lahat ng superhero malakas. I mean, hindi lahat ng superhero merong kahinaan like, kilala niyo si Spider-Man? Spider-Man! Ayan, ano kayang kahinaan ni Spider-Man? Hindi niyo alam? Ha? Ako, iniisip ko, siguro, bygone. Kasi insekto siya. Ayan, insekto siya. So, kapag inisprayan mo ng bygone, ayan. So, ayan yung weakness niya. Eh, how about, next? Iron Man! Ano kahinaan ni Iron Man? Kalawang. Iron siya, iron. So tama, parang iniisip ko, magnet siguro kahinaan niya. And how about Batman? Ano kahinaan ni Batman? Paniki. Liwanag. Oh, liwanag. Tipong flashlight lang. Ayan. Pero,
The only superhero na kilala ko na walang kahinaan ay si Jesus Christ. At kailanman ay hindi matatalo. Okay? And itong si Samson, ang kahinaan niya ay pag ginupit yung buhok niya, magiging mahina siya. And aside from sa buhok niya, ang isa niya pang kahinaan ay yung emotion niya. Ibig sabihin, mabilis siyang ma-in love. Yung tipong pagkakita niya, love at first sight na to, crush ko na to, crush ko na to. Kaya naman, one time, itong si Samson na nakakita siya ng isang Philistine woman, na love at first sight siya. Ngunit, yung babaeng gusto niya, pinakasal sa ibang lalaki, at eventually, pinatay na mga kapwa niya Philistine. Kaya itong si Samson, nagalit siya at sinugod niya yung mga Philistine at pinagpapatay niya. At after nun, hindi siya umuwi sa kanila. Sino dito pag broken hearted, hindi ka umuwi sa inyo? Okay? Umiiyak ka sa dilim. Umiiyak ka sa dilim. Hindi ka muna umuwi. Ayan. Diba? Kaya ang ginawa niya, nanirahan siya sa kuweba mag-itsa at doon, umiiyak siya. Broken hearted siya. Siguro sinasabi niya, bakit kung sino pa ang siyang marunong magmahal ay siyang madalas maiwan nang hindi alam ang dahilan. Di ba? Parang nag-e-emote siya. Okay. So itong si Samson, sobrang nag-e-emote siya, ngunit hindi siya nadala. Nakakita na naman siya, naka-move on na siya. Tapos nakakita na naman siya ng Philistine woman. At ang pangalan ng Filisteo na yon ay Delilah. Ngunit itong si Delilah, hindi siya mahal na Delilah. Kaya naman, nagawa siya nitong i-betray. Ayan. So, babayaran siya ng mga Philistine leader para alamin yung kahinaan ni Samson. Kaya naman, itong si Delilah, ginawa niya lahat para alamin yung kahinaan ni Samson. And three times si Samson, hindi niya sinabi nung yung totoo. But eventually, nang sinabi ni Lila, ni Delilah, sinasabi mong mahal mo ko. Pero bakit hindi mo ko pinagkakatiwalaan? And day by day, itong si Delilah, kinukulit niya si Samson kung ano yung kahinaan niya at paano siya maitatali. So eventually, sinabi na ni Samson yung totoo kung ano yung sikreto ng kahinaan niya. Sabi niya kay Delilah, Delilah, meron akong Nazarite commitment sa Lord at ayon ay hindi dapat kailanman puputulin yung buhok ko. Yan. Ito si Delilah, nakipagkuntsaba na siya sa mga Pilisteo. Yan. Tapos eventually habang pinapatulog niya si Samson, ginupit niya yung buhok nito at sumigaw siya, Samson! Samson! Yung mga Pilisteo, umaatake! Akala ni Samson pagising niya malakas pa siya. Ngunit sabi sa Judges 16:20, Samson woke up and thought, I'll break loose and escape just as I always do. He did not realize that the Lord had stopped helping him. Ibig sabihin, itong yung malakas na si Samson, napasaway. Yan. Sabi nang bawal ma-inlove sa mga Philistine dahil basta they don't believe on God at isa pa, they are the best enemy of Israelites. At itong si Samson, pagising niya, hindi na siya malakas. At alam niyo ba yung ginawa ng mga Pilisteo? Inaresto siya, pinosasan, pinagbubugbog, at sa sobrang inis sa kanya ng mga Pilisteo, dinukot yung mga mata niya. Kaya siya nabulag at tinapon siya sa kulungan. And did you know that his love at first sight story became love is blind at the end? Oh, nakakaano naman, no? Love at first sight story niya, naging love is blind at the end kasi nabulag siya. So it happened to Samson because I think only one reason. Hindi niya naalala kung sino siya. Okay, he did not remember who he is, that he is a child of God. And yung purpose niya in this world is to arise and shine. So, we are like Samson in this world. As a Samson in this world, si Samson, kailangan mong matuto sa mga mistake niya. Kaya siya nasa Bible. So, si Samson, he's supposed to be the child in that world. Okay? And his purpose is to arise and shine. Pero hinayaan niya na si Delilah ay sirain yung buhay niya. Si Delilah, tumutukoy siya in our season is this world.
this world who are trying to destroy your identity. And yung sumisira sa buhay mo, ayun yung Delilah ng buhay mo. What I mean is the world is the enemy who wants to steal, kill, and destroy. Si Delilah, si Samson, mahal na mahal niya si Delilah, pero si Delilah, hindi niya mahal si Samson. Maybe you love this world, but I can tell you, hindi ka mahal ng mundong ito. Yung mundong ito, selfish. Yung mundong ito, they are offering temporary happiness, and this world is saying, make me your priority and I will give you the pleasure of this world. But I want you to know, as a child of God, you need to stand in this world. Galatians 3:26 said, so in Christ Jesus, you are all children of God through faith. You were bought at a price. Do not become slaves of human beings. I want you to know that in this world, as a child of God, you are priceless, redeemed by the blood of Jesus Christ. The blood flowing in your veins is a royal blood. You are the sons and daughter of God, and you have the strength of a king. The name above all names is living inside of you, and he is Jesus Christ. That's why tinawag kang Christian, and Christian means Christian. It means little Christ. You are little Christ in this world. So do not become slave of this world. Instead, speak like a child of God. Walk like a child of God. Stand like a child of God. Dress like a child of God. Study in your school like a child of God. Okay, so remember who you are. And as a child of God, you are called to arise and shine. Pwede ba sabihin sa katabi mo, arise and shine. So I have this glow stick. Dim light, please. Okay. So itong glow stick na to, ang purpose ng glow stick na to ay to glow. Again, to glow in the dark. But it is impossible for this glow stick to glow without being shaken and broken. So para mag-glow yung glow stick na to, kailangan niyang i-break-break. Yeah, sabi mo, break-break. At shake-shake. Para umilaw. Umilaw ba? Hindi. Para umilaw. Okay, lights on please. Okay, so same with us. Same with this glow stick. In this world, in the middle of difficult moment, yung tipong sila nagkokopyahan. But as a child of God, na-experience mo yung brokenness na, Lord, bakit sila nagkokopyahan? Matataas sila, Lord. But as a child of God, you choose to do the right thing. Okay? And in those moments, hirap na hirap ka sa mundong ito. Yung tipong, dahil you choose to be different. Na-experience mo yung brokenness, na-experience mo na shishake ka. But I want you to know, yung shakening and yung brokenness na na-experience mo, it meant you to shine. Because the light must shine in the darkness. Again, the light must shine in the darkness, and you are called to arise and shine, to glow in this world. So do not be afraid to be different. Do not be afraid to do kung ano yung tama. Do not be afraid to make Jesus known, because you are created in this world to be different. You can change your past, but you can change your campus now. So remember who you are. Wherever you go, kahit nasan ka man, nasa campus ka, nasa hospital ka, o kahit nasa palengke ka man, remember who you are. And in closing, gusto kong mag-close in this verse. Sabi, this is Samson nagpipray. Sabi ni Samson dito, please remember me, Lord God. The Philistine poked my eyes, but make me strong one last time so I can take revenge for at least one of my eyes. Nung nagpipray si Samson, ini-imagine ko na yung Philistine, nakita siya nagpipray at sinabi niya, kinalimutan ka na ng Diyos mo. Tingnan mo, bulag ka nga, kawawa ka, miserable yung buhay mo. Ngunit sabi ni Samson, hindi ako kinalimutan ng Diyos ko. Darkness makes me think. Ba yung mga panahong nasa prison siya, bulag siya, iyon yung mga panahon na naaalala niya kung sino siya. At sinabi ni Samson, mas nakikita ko na siya ngayong bulag ako kesa nung may mga mata pa ako. Okay, so may mga times ba sa buhay mo na kapag nasa difficult situation ka, saka mo lang naaalala si Lord? Pag masaya ka, saya-saya mo, hala, sige.
Diba? And ito si Samson. In the moment of dark times, sa kanya naalala kung sino siya. Sa kanya naalala na may Diyos. Sa kanya naalala yung purpose niya ay mag-arise and shine. In spite of his disobedience and mistake, binigyan siya ng Lord ng another chance. Okay? And sabi sa last verse, lumakas siya ulit at nagiba niya yung temple. Because his hair is started growing again. I want you to know that God will give you another chance. God is able to give you another chance in spite of your disobedience or mistake in the past. Maybe you are here, dati kang nasa ministry, tapos dahil sobrang naging busy ka sa school or everything na nangyari sa buhay mo, nawala ka. I want you to know that today, God is able to give you another chance. Hindi ka iniwan ng Diyos kailanman. God will never forsake you. God will never leave you nor forsake you. Did you know that in those times na kinalimutan mo yung Lord? Sabihin, hindi ka na talaga nag-church, kinalimutan mo na siya. Tapos in those times na hindi ka nag-review, tapos suddenly nakapasa ka. Gusto kong malaman mo, hindi ikaw yan. It is God. Yung mga moment na wala kang pamasahe, wala kang pang tuition fee, and suddenly nag-provide. May nag-provide. I want you to know, it is not you. It's God. In those moments na dapat, bagsak ka eh. Uulitin mo yung subject. But suddenly, ang sabi ng teacher mo, nagkamali ako ng computation, pasado ka na. I want you to know, it is not you. It is God who are in your situation. It is God, the name above all names, who are living inside of you. So let us all stand. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. If you are here and first time mo dito, gusto kong malaman mo na hindi aksidente na nandito ka sa lugar na ito. Maybe you are here and nasa, maaring yung buhay mo ay naging miserable. You are facing a lot of difficulties in your life. At sinasabi mong, you are facing broken family. You are facing right now financial problem. Sobrang hirap na hirap ka sa nangyayari sa buhay mo. I want you to know that God is able to move in your situation right now. He is able to move in your situation right now. And God is calling your name right now, asking you to come to Him. God is able to fix your life. Yung tipong basag ka na, gusto kong malaman mo na gusto kang pulutin ng Diyos at buuhin muli yung mga nabasag sa buhay mo. Just call upon His name. Just remember who you are. You are a child of God. The name above all names is living inside of you. Wherever you are, hindi ka kailanman iniwan ng Diyos. All you need to do is to remember who you are and you remember your purpose in this world, and your purpose in this world is to arise and shine. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Lord, we honor you, God. We glorify you, O Lord. We just want your touch this day, God. Lord, I pray, God, move in our hearts today. Move in our situation right now in the name of Jesus. Lord, I pray, God, for the spirit like a child of God right now in Jesus' name. Lord, salamat, God, na we will always remember who we are. Nasa campus kami, nasa bahay, Panginoon, o nasa an lugar, Panginoon. Lord, thank you, God, na we will remember who we are, God, that we are a child of God. We are your sons and daughter, O Lord, in the name of Jesus. And we will choose to act like a child. We will choose to dress like a child. We will choose to talk like a child, oh Lord. And we will choose to stand like a child, oh God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you for the spirit of a child of God in this day, in Jesus' name. Amen.